Okay. So ito lang ipaparealize nyo sa mga makakausap nyo. Napakaganda nito. Bakit? Ito yung tinatawag na power of two. So ibig sabihin, ganito lang scenario. Meron kang, sabihin na natin na sa loob ng sa buong buhay mo, meron lang dalawang kaibigan ka at dalawa lang din ang naniniwala sa'yo. So kaya tinawag siya power of two. So ibig sabihin, ganito mangyayari ha, sa first month, kailangan pag-join mo, meron kang dalawang kaibigan na mapa-join. Okay? Meron kang dalawang kaibigan na mapa-join at sasabihin mo dun sa kaibigan mo, sa first month nyo, kailangan nyo rin makapagpa-join ng dalawa lang. After nyo magawa yon, pwede na kayong tumigil. Pero, dapat sabihin nyo rin sa mga susunod na ganun lang din gawin nila. So, ibig sabihin, usapan, kada isang tao, makakuha lang ng tig na dalawa sa first month nila. At kahit tumigil sila, ganito ang mangyayari. Okay? Ikaw to, sumali ka nung January. Nakuha mo si kaibigan A at si kaibigan B. Sumali sila. Meron kang 500, may 500 ka, may 1.5 ka. So, kikita ka ng 2.5 sa first month mo. So, sabi nga natin, dalawa lang yung nagtiwala sa'yo, so tumigil ka na. Pero nung tumigil ka, sabi mo kay A, bago ka tumigil, sa first month mo, kailangan makakuha ka ng tig-dalawa. B, kailangan makakuha rin ng tig-dalawa. So, pag ginaya ka niya, kumuha rin din siya ng tig-dalawa. 1, 2, 3, 4. Kikita ka sa February ng 3,000. Tuloy-tuloy lang, ganun lang din nangyari, pasa-pasa lang. Naging apat dito, kikita ka ng 6,000 sa March. Nung April, kikita ka ng 12,000. May, kikita ka ng 24,000. June, kikita ka ng 48,000. July, kikita ka ng 96,000. August, kikita ka ng 192,000. September, kikita ka ng 384,000. October, kikita ka ng 768. Pinakasagad natin, 24,000 per day, no? So sabihin na natin, ganyan na lang. Kikita ka ng 768 na lang din. 768 na lang din. Pag tinotal mo yan, kikita ka ng 3 million. Galing, no? Ang puhunan, 7,980. Tapos, dalawa lang ang kilala mo, at tig na dalawa lang din sila napapa-join, 7,980 lang, pwedeng kumita ng million. Anong negosyo ang pwedeng itayo mo sa halagang 7,980 na pwedeng kumita ng 3 million sa loob ng isang taon? Wala. So, ito lang in global. So, subukan mo. Sabihin na natin napakamalas mo. Sabihin natin napaka-pilosopo mo. Sabi mo sa akin, walang naniniwala sa akin. Kalahati lang naniwala. O sige, sabihin natin kalahati lang naniwala. Kalahati ng 3 million, magkano? 1.5 million. 1.5 million sa loob ng isang taon. Pwede na? Kumita ka ng ganon? Pwede na. Okay? Kahit na sabihin natin napakamalas mo talaga, pinanganak ka malas na malas eh. Kalahati lang ng 1.5. Sabihin natin 750,000. 750,000 sa loob ng isang taon. Puhunan mo 780. Pwede na? Pwede na. Kahit na sabihin natin napakamalas mo talaga eh. Kahit 100,000 lang yan eh. Bakit? Pwede na. Bakit ang puhunan mo 780 lang? So kahit 100,000 lang yung itaw sa isang taon, okay lang kasi 780 lang ang puhunan mo eh. Ang malupit nito, yung 7,980 mo, ilagay mo sa banko. After 1 year, pupusta ako sa'yo. Hindi tutubo yan ng 50 pesos sa loob ng isang taon. Yung 7,980. Dito sa Inglobal, pag in-invest mo yung 7,980 mo, pwede yung kumita ng 3 milyon. Ang pinag-uusapan natin sa buhay, subok-subok lang. Ang buhay, parang tumataya ka para sugal. Pag tumaya ka, pwede ka manalo, pwede ka matalo. Pero pag hindi ka sumubok, kahit kailan, hindi ka pwede manalo. So once again, Jose Alarion.